Huwag mo na ibabagsak. Lo! Huwag mo ibabagsak. Kaya nga, malakas ba yung impact? Hindi, wala. Hindi mo maramdaman. Click lang. Huwag mo huwag mo itatapat sa camera. Oh, no. Itutok mo na sa taog lang sa camera. Hi, my name is Jay. Welcome ulit sa J&J in Photography. So excited about this video. Today, we're going to review the C.10A Plus Airsoft Gun. Spring type po ito. At papakita ko sa inyo kung ano yung kaya niyang gawin. At pag-uusapan natin ang build quality, ito ba ay tama lang para sa presyo niya. At ipapakita ko rin sa inyo yung mga tests. Kung paano ko nasukat yung feet per second niya, kung gaano kalakas yung muzzle velocity niya using only my camera. Pwede rin mag-apply sa cellphone ninyo, providing that you can control your camera settings sa cellphone nyo. Kung makokontrol nyo yung shutter speed at alam nyo yung frame rate ng video ng cellphone nyo, yan, magagamit nyo yung method na yan. So, tatlong methods yung pag-uusapan natin. And before that, let me show you the unboxing. Okay, for reference, ito yung luma kong laruan. Yan, the Colt M1911A1. Ito yung hop-up model, gas model. But this one is just a spring type. Medyo magkasing bigat sila when packaged. Okay, let's see what inside. But totoo ba to? O ba to? This is not dangerous. But what? Dangerous for kids. Because okay, this is not a toy, sabi nga. Because said that this is a toy for the big boys. What? So if you're not a big boy like me, don't play with this. You are not big boy, you are small boy on your circuit, 1991. Okay. Wow! The C.10A Plus ay medyo iba doon sa C.10A or doon sa C.10A dahil ito ay merong suppressor. Nagkakahalaga ito ng 800 pesos. Yes, naka-discount ako, 845 yung nakikita nyo sa screen. Pero nakabawas ako since bago yung seller. Tinignan ko kung okay yung kanyang product, syempre. Sabi ko, magpo-post ako ng review sa YouTube. And legit naman yung nakuha ko. Yeah. Salamat kay JabWorks sa pagbibigay sa akin ng discount. I made an offer for 800 pesos at tinanggap niya. Plus shipping, 845 yung naging total. If you're interested in this item, please check the links in the description below. Keep away from small children. Oh, small children. I am not small children. I am build girl. Where are protection? I am 8. Because of your dog. Okay, opening in 3, 2, 1. Ta-da! Upside down, it's upside down. wait. Anong ginagawa mo? This is candy, right? Oh, no! Hindi. So, let's check the quality. Medyo smooth naman siya. I think lightweight lang. Hindi totally seamless, may guhit siyang nakikita rito. May guhit to, may bukol. So, hindi siya high grade, unlike nung in-order ko na parating pa lang. So, let's see the build quality first. Wow! It's real metal. Wow! Magazine is made of metal then. Ayos. This is a battery. Build battery. Okay, this is the suppressor. Okay. Ito yung biggest problem ko nung nag-i-improvise ako. Paano siya i-insert dito ng straight? Ito, meron na siya talagang thread. So, wala nang problema sa paggawa ng suppressor. Meron na siyang kasama. It fits very nicely so far. So, titignan lang natin mamaya kung papaling yung bala kapag ginamitan ito. Or kung totoo ba yung meat na lumalakas siya kapag nilagyan mo ng silencer. Pag ba may silencer or suppressor, lalakas ba yung talsik ng bala? So, sukatin natin yan. So far, so good. Pwede nang sumugod. Then, binuksan ko na siya para nga ma-check talaga. Yung inner barrel, outer barrel ay plastic. Yung dulo lang yung metal na pinagkakabitan ng suppressor. Maganda naman dahil hindi siya papaling-paling. Stable siya. And then, hindi masyadong pantay yung kanyang muzzle. Pag sinalpak mo yung suppressor, medyo naka-aim down siya at nakakanan. So, para dumiretso ng konti yung bala, niliha ko na lang yung itaas. Papakita ko rin sa inyo kung paano yung performance niya with and without the suppressor. Pati yung feet per second niya, nag-iiba rin. So makikita nyo doon sa mga test natin mamaya. Loading it for the first time. Ito yung tester pellets. Okay, testing natin. Don't me. You're gonna be testing me? I am not a rat. I am a cat. What? Uh-oh, I don't shoot cats.
I only shoot rats. Okay. Tester pellet versus bubble wrap. Kung kinuha niyo yung bala. Pag hindi, may problema. Dito natin patagusin sa hindi masisira. Okay, in 3, 2, 1. There's an army! There's an army! She shoot the people! Bubble wrap! Sa mga dalawang layer ng plastic na tagusan niya. Pwede nang pamalit ng mata ng dagat. Palitan natin ng bulitas. This magazine can hold 13 BBs. Pag tingin mo parang may kakasya pang isa na 14, hindi na, huwag nang ipilit kasi makukompress masyado yung spring tsaka hindi na siya papasok dito. Mapupwersa lang. So 13 lang ang laman niya, plus 1 kung meron kasang bala sa chamber. So tuloy natin i-examine ang kanyang build quality. Pag kinasa mo siya, lalabas dito yung chamber or yung pump. Makikita mo yung pump niya na puti. Mukhang it's made of high quality plastic naman. At mas malaki kesa dun sa pangkaraniwang pellet gun. Although naririnig ko na yung sa ibang reviews, yung mga internal mechanism niya, yung cocking mechanism, tsaka yung pump ay plastic nga. Yung metal body, malaki rin ang kinalaman niya para tumagal yung mga plastic parts na yun. Kasi yung plastic parts, magwe-wear out siya kapag nagwawabol or madaling gumalaw yung body. So kung yung body ng baril ay hindi stable, meron siyang wobble, pwedeng yung mga plastic parts ay masubject sa mga stress. Although plastic lang yung hammer, yung material niya, maganda rin yung tunog pag kinlik mo siya. So mas maganda pa rin yung metal body kasi bukod sa accurate siya, nagiging stable din yung wear ng mga internal components na made of plastic. Yung safety niya pag inangat mo, ganito, hindi mo siya makakasa. Ngayon, dahil nakakasa na siya, tsaka ako siya inangat, tingnan natin kung maipuputok pa rin. Pumutok pa rin. So ang safety niya is hindi kagaya ng ibang pellet gun na ordinary, na hindi mo maipuputok, supposedly. Although low quality yung mga pellet gun na yun, pumuputok pa rin pag diniinan mo. Ito talagang yung safety niya is para lang wag mo siya maikasa. I don't know kung may sense ba sa inyo yun. Dito naman nakikita niya yung kanyang hop-up backing. Ito yung nagpapaikot sa bala na nag-i-improve ng accuracy. Yun yung goma na nandun sa ibabaw ng barrel. So masaya ako na meron siya niyan. Although spring type lang siya, maganda yun na meron siyang ganyan. Para malakas man yung power niya, hindi magwa-wild yung tama ng bala. Consistent siya dahil dito sa hop-up backing. Ito naman ang airsoft versus banana gamit yung mga dilaw na pellets na kasama niya. Kung gaano kalalim, hindi ko pa alam. Malalaman natin pag kinain ko na. One more shot. Let's see how more powerful it can be with a silencer or suppressor. So ito yung unang butas. Yung pangalawa parang medyo mababaw. Sa likuran with silencer naman. Medyo mababaw siya with silencer. So tingnan natin sa susunod na test kung talagang humihina siya with silencer. Ayan, ang sarap ng bayabas. Ew! There's a weight! That's a weight! Mukhang mas solid yung tama niya pag wala siyang suppressor. So, what I'm going to do next ay titingnan yung suppressor or silencer kung hindi ba maluwag yung balang dumaan dun. So, posible kasing naharangan siya dun sa loob eh. Airsoft versus pandesal in 3, 2, 1. Airsoft versus tasty. Ayan, kinakain pa rin niya yung isa. Kaya lang ito may amag. Kinain mo ba yung may amag? Hindi. Oo, huwag mo itapat dyan. Okay, close your eyes. Ready? 3, 2, 1. Ito na ang drop test. Dire-diretso lusot niya. So mukhang maluwag yung pellets dito sa loob. Wala namang mga butas yung loob niya. Smooth siya, parang in-extend mo lang yung barrel. Yun, ang problema kung hindi siya saktong-sakto, paglapat niya dun sa dulo ng barrel, pwedeng mapaling yung tama or pwedeng humina.